Magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po muli si Inday Laot para po mag-update sa finale po ng bihag. So guys, kung bago po kayo sa akin channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, share at pindutin po ang bell button para po maging updated po kayo sa aking next na video. So guys, let's start po sa finale po ng bihag. So ito na nga. Nabaril nga ni Bryl itong si Lester at napuruhan ito. Kaya kinumbinsi ni Jesse itong si Bryl na maghiwalay-hiwalay sila para nga malito itong si Rain. Hindi pumayag si Bryl, pero itong si Jesse nag-insist talaga. Kaya dinala ni Bryl itong si Ethan at umalis sila at si Jesse ang nagpaiwan doon sa silid. At umalis na nga itong si Bryl at saka si Ethan. So nagtago sila dun sa kabilang silid at kinausap ni Bryl itong si Ethan na tumakas ka at humingi ka ng tulong. Kaya pinaakyat niya ito sa may bintana at nakatakas nga itong si Ethan. At ito namang si Rain at si Nico ay hinanap nila itong si Jesse. So pumasok sila dun sa silid na kung saan andun si Lester na wala nangang buhay. So hinanap nila doon si Jesse at sinabi niya na nasaan ka na, Jesse, at gusto niya ito ang magiging unang target niya. Hindi nila nakita si Jesse kaya sabi niya mukhang wala naman daw doon si Jesse at sinabi niya si Nico na aalis na sila. Pero ito pa lang si Rain may plano. So parang pinarinig niya lang yun na aalis na sila para marinig kung nasaan man si Jesse nagtatago. So ito pa lang si Rain ay nasa gilid lang nagtatago. Kaya ito namang si Jesse yung nung narinig niya ang sinabi ni Rain na aalis na, dahan-dahan itong lumabas. Pero nung lumabas na siya, andun si Rain at tinutukan siya ng baril. Nagkita muli si Rain at tsaka si Jesse. Kaya tinutukan niya ito ng baril at sabi ni Jesse, Rain, hindi ako lalaban. At yun nga, nakuha na naman si Rain at dinala nila ito sa isang silid na hindi pa nila na-check. So nung pumunta sila doon, andun nakita nila si Bryl. Pagdating doon, hinanap agad ni Rain itong si Ethan. Pero walang Ethan na nagpakita. So sabi ni Bryl, ito ay pinatakas niya. Binaril nga ni Rain itong si Bryl at sabi niya, nagawa ko lang ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Sabi ni Rain, oras na daw na patayin itong si Jesse. Kaya itong si Bryl ay lumaban at nilabanan itong si Nico at nag-agawan sila ng baril. So sa pag-agawan nila ng baril, na putok itong baril at tinamaan nga itong si Nico at napuruhan at yun nga, nawala, namatay si Nico. Galit na Rain, binaril niya itong si Jesse sa tagiliran at sabi niya, kung hindi daw mapasa kanya si Bryl, mas mabuti pang babarilin na lang niya ito at magbabaril din siya sa kanyang sarili. Na ni Rain ng baril si Bryl, so mabuti na lang itong si Jesse ay nakatayo at pinalo niya itong si Rain. Kaya itong si Rain ay natumba at nabitiwan niya ang baril. Itong si Rain ay pinulot niya ang baril at tumakbo papalayo doon kina Bryl at saka kina Jesse. So itong si Jesse ay gusto niya talaga na matapos na itong si Rain, kaya sabi niya hahabulin niya ito dahil hindi daw ito hinto sa panggugulo sa kanilang pamilya. Kahit sugatan siya, kahit pinigilan siya ni Bryl, tumakbo din ito at hinanap itong si Rain. Nakita naman ni na Officer Larry itong si Ethan at nailigtas nila ito. Nabulan nga itong si Jesse at si Rain at naabutan nga ito ni Jesse at nag-agawan sila ng baril. Kaya nabitiwan ni Rain ang baril at nagsabunutan sila at sinipa siya ni Rain at gumanti din itong si Jesse. Natumba nga itong si Jesse at hinawakan siya ni Rain sa ulo sa harap, paharap doon sa kahon na may maraming ahas.
Nakaawa nga itong si Jessie na tigilan na nga ito ni Rain. Pero itong si Rain ay hindi nakinig at tinulak niya nga itong si Jessie papunta dun sa kahon na may ahas. Pero nung nahulog na ito ay nakahawak ito sa gilid. At inapakan nga ni Rain yung kamay ni Jessie, pero itong si Jessie ay hinila itong si Rain, kaya silang dalawa ay naglambitin doon sa may kahon na may maraming ahas. Lambitin silang dalawa, hindi kinaya ni Rain yung paghawak niya sa gilid, kaya nakabitiw siya at nakayapos kay Jessie, kaya itong si Jessie ay nasaktan dahil na tinamaan yung sugat niya sa may bewang niya. Si Jessie ay sumisigaw at humihingi ng tulong, kaya narinig ito ni na Bryl at natuntun sila kung saan sila, kaya kinuha agad ni Bryl ang kamay ni Jessie, pero itong si Rain ay nakayapos sa bewang ni Jessie. Habang hinihila ni Bryl itong si Jessie, ito namang si Rain ay nakahawak sa bewang at dahan-dahan nga siyang nakakalas nito. Buti na lang nahawakan siya ni Jessie sa kamay, pero hindi rin ito nagtagal at nabitiwan din ni Jessie itong si Rain, kaya itong si Rain ang nahulog doon sa kahon na may maraming ahas. Yun nga, yun ang naging katapusan ni Rain. Malipas ang 3 buwan, nag-propose ulit itong si Bryl kay Jessie. Nag-uusap si Jessie at saka si Bryl, lumapit itong si Amado at nagsabi na gusto niyang rentahan yung isang guest house sa tabi para palagi niyang makikita itong si Ethan. Pero itong si Jessie at saka si Bryl ay tumanggi at ayaw nila na mag-rent doon si Amado. Kaya itong si Amado ay medyo nasaktan at bigla itong umalis ng bahay. So habang papunta si Jessie sa simbahan, dahil nga nandoon na si Bryl naghihintay, humarang itong si Amado. At doon nga sa simbahan, nagtataka sila bakit ang tagal nga ni Jessie. Kaya tumawag itong friend ni Jessie na itong si Jessie daw ay nakay Amado. So nagtataka itong si na Bryl at saka si na Officer Larry. Maya-maya ay dumating nga itong si Jessie at si Amado na nakasakay sa motorsiklo. At sabi ni Amado, special delivery daw. At yun nga, in-explain ni Jessie na naputukan sila ng gulong, kaya nga natagalan sila at kaya si Ama, mabuti na lang andun si Amado at hinatid siya nito. Nga muling ikinasal si Jessie at si Bryl at naging happy family sila dahil nadagdagan na sila dahil nagdadalang tao nga muli itong si Jessie at may magiging kalaro na nga itong si Ethan. So, yun po ang naging katapusan ng bihag at naging happy family po sila. So, maraming salamat po sa inyong panunood at pasensya na po kung hindi po video ang aking in-upload dahil po bawal na bawal po yun. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay sa teleseryeng bihag. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga nag-subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at ito po muli si Inday Laot signing off.